So yung mga car thief, pagpapaalala lang ako, no? Sa mga marami kasi sa atin, lalo yung mga newbie, no? Masyadong malilikot. Malilikot sa motor, kung ano-ano mga pinagagawa, no? So ito, paalala ko lang. Yung reshack kasi, iba, inililipat dito. Huwag na huwag nyong ililipat. Huwag na huwag nyong gagawin kung ayaw yung masiraan ito. Marami lang nasiraan ito, naputulan dito. No? Hindi advisable na ilagay nyo, ilipat nyo yung rear shock nyo dito, no? Kasi sa bigat niyan, rear shock yung ililipat nyo din yung rear shock, no? Kapag may loaded kayo, pwedeng maputol to. Pwedeng maputol yan pag loaded o may angkas ka o sobrang bigat. Pwedeng maputol to. Okay? Advisable lang dito, no? Na ilipat yung rear shock nyo dito kapag naka-dual shock kayo. No? Kung i-convert nyo sa dual shock, pwede yon, no? Maglalagay kayo ng swing arm dyan. Pero kung hindi, wag na wag yung gagawin. Okay? Kasi pag, kasi ang pwersa nyan dito, ito pwersa yan, marami na naputulan yan mga ka-RP. Kaya ako nagpapaalala na sa inyo para hindi na mangyari sa motor nyo. At di rin kayo magasasan, at di rin kayo masiraan. Okay? Ulit ko, wag nyo ililipat yung rear shock nyo. Tama na yan. Position yan. Huwag nyo ililipat ito. Pwedeng ilipat, basta i-convert nyo yung motor nyo sa dual shock. Kasi advisable lang to sa dual shock. Kung hindi dual shock, hindi nyo kukumbert sa dual shock yung motor nyo, huwag nyo ilipat. Masisira ang motor nyo. Okay? Magagasasan kayo. No? Yan. Ayun lang mga Carpy. Simpleng tips lang to. At sana may napulit kayong kaalaman. No? Ayun lang. Bye-bye. Maraming salasot. Tiwala nyo at sa panonood nyo sa mga video ko, supporta nyo. Maraming salamat lalo yung mga newbie. Ikaw lagi, right side. Bye-bye. Peace out.